Gabi o, mga kakamping, mga kabunyog, vlog na naman. Nagka-interest lang kasi ako dito eh. Ano ho to eh? 4 days ago. At may 36,000 views. No? Pakinggan natin. Naghaina ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ni na Father Christian Buenafe ng Task Force Detainees of the Philippines matapos ibasura ng COMELEC Anbank noong Mayo 10 ang kanilang apela para sa kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Presumptive President Bongbong Marcos. Hiling ng petitioners na pigilan ng Korte Suprema ang Kongreso na i-canvas ang mga boto para kay Marcos. Oh, hiniling daw ng mga petitioner na yun nga napigilan yung pagbilang ng petisyon laban sa kandidatura ni Marcos. Oh, yung pagbilang do sa boto. Kasi nga may kaso pa eh. Ayon sa petisyon, umabuso sa pagpapasya ang COMELEC dahil perpetually disqualified umano dapat si Marcos na nahatulan sa hindi paghahain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Wala man sa desisyon ng RTC at Court of Appeals, automatic anila dapat ang disqualification. Ito'y kahit pa dalawang beses nang nagdesisyon ng COMELEC na walang parusang disqualification. Nag-decision daw yung COMELEC na walang parusang disqualification from holding public office. Wala raw, hindi raw nakalagay doon sa COMELEC yung sa Court of Appeal saka doon sa lower court na yung decision na hindi siya pwedeng tumakbo sa public office. Bayan. Yung pala naging rason ng COMELEC kaya hindi na pinatakbo si Bongbong kasi wala raw doon sa decision ng Court of Appeal na merong yung hindi siya pwedeng tumakbo sa public office ang pating na ipinataw ang mga korte kay Marcos. At walang kapangyarihan o mandato ang COMELEC na baguhin ang desisyon ng Court of Appeals. Hiling din ang petisyon sa Korte Suprema na kung kakatigan ang kanilang petisyon, dapat iproklama ang kwalipikadong kandidato na may pinakamataas na bilang ng boto maliban kay Marcos. Pero kumpiyansa ang kampo ni Marcos, nakakatigan ng Korte Suprema ang mga resolusyon ng COMELEC pabor sa kandidatura ni Marcos. Natural. Alam nga namang hindi sila kumpiyansa. Sila nga yan, di ba? Siyempre sabi nila kumpiyansa sila. Pakinggan natin ulit. We have yet to receive a copy. Ito yung si Victor Rodriguez. Copy of the petition that was filed this morning. However, I think these cases have been resolved unanimously by the Commission on Election on the division level as well as the Commission on Election on Anbank. Unanimously daw. Paano hindi magiging unanimously yan? Dinilay nyo nga yung decision nyo. Hindi nyo binilang yung decision ni Commissioner Rowena Guanzon kaya galit na galit siya, di ba? Ngayon sasabihin niyo unanimously. Talaga naman to si attorney. Nintay nyo mag-retire si Commissioner Rowena Guanzon, saka nyo binaba yung hatol nyo, kaya nagtagal eh. Galit na galit nga si Commissioner Rowena Guanzon, di ba? Even a Percy Law student ng Ateneo, kayang desisyonan yan, tagal-tagal mo. Sabi niya kay Paralino. Ha? And these cases have been dismissed and the decision was unanimous. Kaya nga unanimous. Kasi nga, hindi nabilang yung kay Commissioner Rowena Guanzon. Ngayon, dinidiin itong si Victor Rodriguez na unanimous nga raw yung desisyon. Kung binilang ninyo yung kay Attorney Rowena Guanzon, hindi unanimous yan, di ba? Panawagan ng kampo ni Marcos, igalang sana ang anilay napakalaking mandato na ibinigay ng mga botante sa tambalang Bongbong Marcos. Paano mong igagalang yung napakalaking mandato na sinasabi? Marami nga akong question tungkol ho doon sa mga smartmatic na makina at marami nga akong mga anomalya nakalat na ngayon sa social media, mga vote buying, rampant vote buying, so and so. Sara Duterte. I appeal to those who keep on pursuing this divisiveness
the people have spoken, the Filipino people have spoken, and an overwhelming majority has voted President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Inday Sara Duterte into office as President and Vice President. And I appeal to you, instead of pushing for your agenda of animosity, eh, tulungan ninyo lang na humuna kami, allow us to be more productive, and learn to respect the will of the Filipino people. Sasagutin ang kampo ni Marcos ang petisyon sa sandaling makuha na nito ang kopya at kautusan mula at... And learn to respect the will of the people. Eh, paano yung batas? Paano yung batas? Oh, di ba? Alam niya yung will of the people. Eh, paano yung batas? Eh, convicted nga ho yan. Oh. Ibig mo sabihin, kailangan pa na nakalagay doon sa desisyon ng Court of Appeal na convicted. You are not allowed to run for public office. Dapat lalagay pa ba yun? Anong klase naman itong mga to? Pero doon sa mga ano to, yung mga trolls, abe, Diyos ko, ano ba ito? Yun nga yung ex-convict eh. Oo. Ex-convict. Ibig sabihin, nagsilbi na, kaya, kagaya ni Robin Padilla na naman. Oh. Ex-convict. Oh. Pero, nabigyan siya ng tawag nating presidential pardon. Kaya siya nakatakbo. Yan ang sasabi ni Attorney Justice Carpio. Only the president can give absolute pardon. Oo, sa isang ex-convict. Oh, ex-convict ho ah. Oh, eh ito hindi pa nga nakakako convicted ho ito, hindi ho ito ex-convict si BBM. Oh. Hindi pa ho siya nakukulong. Oh. 'Di ba? Kaya nga 'di ba nag-file siya ng ano, yung desisyon ng tawag dito, Court of Appeal, inaapilan nila sa Supreme Court, inatras na nila dahil nga baka mamaya eh tanungin pa ng Supreme Court, bakit ninyo tinanggal yung desisyong imprisonment? Anong rason? Kasi sabi nga ni Commissioner dating Justice Carpio eh, na tinanggal yung kulong without any explanation. Oh, sabi niya, kung hindi lang bongbong to, eh, siguradong kulong to kasi nga, imprisonment and fine. And, may nakalagay na fine. Oh, and fine, hindi naman or fine. Paulit-ulit. Hmm? Ngayon, ayun na. Pinipilit na nila yung ano, will of the people. na overwhelming need daw. And daming ang question, di ba? Oh, sandali lang. Ito, oh. Ito yung isang nagre-reklamo. Maliwanag na eh, na talagang Smartmatic ang kanilang ipinagbibili at ang kanilang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Dahil maliwanag na 2010, mula nung pumasok sila, 2013, 2016, marami ng instances at na-prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, eh, even COMELEC has admitted that. And it is interesting to note that Smartmatic has actually been banned in Venezuela. It has been banned in many states Smartmatic daw nabana sa Venezuela at kung saan-saan pa dahil nga madaya raw, sabi ni BBM mo yan. In the United States, it has driven Belgium and Germany to return to manual system of counting because maliwanag na talagang maraming weaknesses ang sistema ng Smartmatic. At saka yung Smartmatic mismo, I'm sorry I have to say this and it seems a little harsh, but what they are not there to sell a electronic election system. They are there to give a method of cheating to whoever pays them the most. Ganun lang kasimple. Oh.
Siya na ho nagsasabi. Nabadaya ho yung Smartmatic. Ban na nga ho daw doon sa mga ibang lugar. Kabi ni BBM. Paano kayo maniniwala dyan? Sa Smartmatic na yan na nakakuha siya ng overwhelm 31 million na boto. Siya nagsasabi. Si Dennis Uy pa may hawak niyan. At saka napakarami ho talagang mga hindi maipaliwanag na scenario. Mga vote buying, rampant vote buying, whatsoever. Tuwong nakaraang eleksyon. Siya sarili niya ng bibig ng galing. Na madaya yung Smartmatic na yan. Di ba? Kaya, tapos sabihin nila, respect the will of the people. Sasabihin itong attorney niya na respect the will of the people. Kaya ho, no? Para sa akin, napakabigat ho para sila makakuha ng resultang paborable sa kanila na manggagaling po sa Korte Suprema. Kasi ako, yung rason nila kaya pinayagan ng COMELEC dahil wala namang nakalagay doon sa conviction ni Bongbong Marcos na hindi siya pwede makatakbo. Hindi raw kasama ro sa desisyon ng COMELEC ng Court of Appeal tsaka sa lower court na although convicted siya pero wala raw nakalagay doon na hindi siya pwedeng tumakbo. Ano ba yan? Yun ang ano ko intindi ko di ba? Kung yun ang sinunod nung kumilik, kaya nila pinayagan tumakbo dahil sa walang nakalagay na hindi siya pwede tumakbo sa desisyon ng Court of Appeal. Mukhang ano yun? Sabi nga ni Commissioner Wena Guanzon, maski batang maliit hindi yata maniniwala. Di ba? Kasi paulit-ulit si Commissioner Guanzon, he's a convict. Di ba? Kaya DQ yan, DQ. Ngayon sasabihin na naman ni Victor Rodriguez, unanimously daw ang desisyon ng mga COMELEC. Maski pa nag-desisyon yung COMELEC, hindi naman ho pala sila talaga ang last say dyan, aakyat pa nga ho doon sa Korte Suprema yan. Ngayon, kung yan ang kanilang agrumento na kaya nila pinayagan na makatakbo yan kasi wala naman nakalagay doon sa desisyon ng Court of Appeal na hindi siya pwedeng tumakbo. Ano ba yan? Kailangan mo ba ilagay yun? Convicted na nga. Hindi naman kailangan. Abogado dyan. Sa ano na yan? Ano ba yan? Simple mathematics. You cannot understand English. Pambihir. Ay, naku. Lord. Paano ko maniniwala? Si Bongbong na nga mismo nagsabi na madaya yung Smartmatic na yan, yung makina na yan. Kaya nga, binan na nga raw yan doon sa mga ibang lugar ibang bansa. Kasi nga nabibili. At dito, sa narinig ninyong salita ni Bongbong, yan o nagpapatunay na hindi ho nang daya si BP Lenny Robredo na sinasabi nilang nadaya sila na smart magic. Kung totoong nandaya si BP Lenny Robredo, di sana pinatutukan ni Todd yan. Pinabayaan lang sila ni BP, di ba? Tiwala si BP na hindi nila kasi wala siya, hindi alam ni BP Lenny Robredo na pwedeng maniobrahin yang yung smart magic na yan, vote counting machine na sinasabi. Hindi niya alam. Kung alam niya ba, maski yung mga kasamahan niya, mga senador niya, di rin nila alam na pwedeng gaguhin pala yung makina na yan. Di ba? Puro abogado ho yung kasama yan, maski na sila Dick Gordon, ang dami nila doon.
Di nila alam na pwedeng lokohin yan. Ang nakakaalam lang, si Bibi. Siya nagsabi. Di ba? Simple na lang di ba? Kung alam nilang ano yan, papayag ba sila dyan? Nagamitin yan? Kung alam nilang pwedeng lokohin yan, yung vote counting machine na yan? Di ba? Ang nakakaalam talaga, sila. Sila ang gumawa. Kaya pala yung Sandro Marcos, kung magsalita, maski anong gawin nyo, hindi kami matatalo. Yung Tony Gonzaga, ilang araw na lang, presidente ka na, magbalik ka na sa dati mong tahanan. Ang malaki. Ay, nako. Kaya pala. Yun ho yun. Yun ang salita ni Bongbong doon. Nagpapatunay na hindi ho totoo yung mga ibinibintang kila Bipi Leni Robredo na nandaya siya. Kasi nga kung talagang alam niya na pwedeng dayain yan, hindi siya papayag na gamitin yan. Alam niya malinis siya nanalo. Kaya wala ho siyang duda. Sila, puro duda sila Di ba? Nababantayan namin mabuti. Baka mamaya pag dito, magdatulog kami, baka biglang mabago. Sila nagsasabi. Di ba? Tsaka, yun nung Comelec, no? Sinabi rin ni Digong, he is a weak leader. Anong ginawa niyan? Diba parang sabi ni Digong, dyan ho rin nagpapatunay sa naging desisyon ng Comelec na yung sinasabi ni Digong, iba sa ginagawa niya. Dahil, kung talagang si Digong madiin, hindi ho yan makakatakbo. Kasi nga ho, convicted yan at sabi na nga, abogado si Digong, alam niya rin yan, di ba? Na talagang hindi yan dapat makatakbo. At yun nga sinasabi niya na yan may bagahe yan, nagko-cocaine yan. Bahala kayo, maya magnakaw ulit yan. Ang dami sinabi ni Digong dyan, kay BBM, di ba? Pero sabi lang. Basta ito nangyaring eleksyon na to, mga boss. Hindi akalain kasi ng mga kakamping na ganito ang mangyayari. Nung ko pa sinasabi, puwersahin talaga to. Iba, babrasuhin to. Di ba? Sana mali ako ka ako. Hindi ako mali, tama ako. Di ba? Padala ko na niya, ayoko ng dayaan, sabi ni Tico. Di ba, nagsalita siya. Gusto ko, bago ako bumaba, gusto ko makakita ng malinis na eleksyon. Padadalan ko ng mga polis at saka mga sundalo, yung mga ano na yan. Padadalan ko yan para walang dayaan dyan. Pambira talaga. Ano ba yan? Kaya sa ibang lugar doon sa mga probinsya, umalis na yung mga teacher, yung pulis na nagbantay doon sa presinto, sila na ang, kasi nag-walk out na yung mga teacher na doon, sila na nagbantay, ha? At yun nga, nakita sa video, na nilalama yung mga bolota, lima yung nagsishade na mga watcher yata ng watcher ng administrasyon, sige. Tapos pinupunit naman ng mga pulis yung mga balota iba. Paano naman i-re-respect yung sinasabi ni Victor Rodriguez, will of the people? Ha? Masyado sa lato ng eleksyon. To pinakagrabe. Wala akong nakapalag sa oposisyon, wala. Lahat ng gustong gawin ng administrasyon nangyari. Lahat. Kawawa ho tayo. Pero yun nga, meron pa tayong sabing huling baraha
yun nga po ang Korte Suprema. Na mukhang para sa akin nga magiging napakamahirap kung nagawa ng COMELEC, ewan ko kung magagawa ho ng 15 maestrado na gagaya rin ang ginawa siya, sabi niya, ginarapal ng COMELEC, sabi nga nung petitioner, ginarapal. Dinilay nila para hindi mabilang yung kay Commissioner Rowena Gonzo. Saka sila naglabas ng desisyon pagkatapos ng eleksyon. Yun nga, sabi nitong si Victor Rodriguez, unanimously ang naging desisyon ng COMELEC. Oh. Eh pero yun nga, hindi naman sila last say, aakyat kagaya nga na sinabi, aakyat na court. Nandun na nga, oh, yun nga. At pinagbibigay sila ng komento. Oo, kung ano kung ibabangga nila doon sa petitioner na mga dokumentado na nagsasaad doon na talagang ito, kansilado ang court, ang kanyang certificate of candidacy. Bakit? Kasi convicted siya ng non-filing of income tax return. Oo. Parating nga, din-din sabi ni Commissioner, he is a convict, hindi siya nagbayad. Oh, diba? Liwanag ko mga boss. Shout out Adorasyon Timaranan, Dolor Gracia, Ryan Yumura, Eman Escalona, Jeff Ramos Nak, Joe Flores, lahat ni Baya. Oh, eto magbasa tayo ng konting comments. Ito yung mga comments sa kanina sa vlog ko, yung sana maging makatarungan ang magiging desisyon ng Supreme Court, no? Sabi ni Julio Colyantes, mga bagong subscriber na ito, pipindutin nyo lang 'o yung subscribe button, ano? Pakipindot lang, madali lang 'o 'yan. Ang sabi ni Julio Colyantes, ang problema sa Pinas ay double standard of justice. Wala man sana ang problemang ito kung ang COMELEC ay pinasyahan agad bago ang eleksyon, bago nag-eleksyon, tama. Oh, eh gagalit nga si Commissioner Roy Gonzo, 'di ba? Ayun yung desisyon niya, dali-dali desisyon niya. Ayun, 'di ba? Sabi ni Wilfredo Makaraig, bakit magulo ang batas? Sila ang gumawa ng batas pero wala silang paninindigan sa kanilang mga sinasabi. Sino ngayon ang nakakahiya at nilalait ng buong mundo? Eh siyempre, Pilipinos. Sabi ni Sonia Candaba, shout out sa mga justices natin. Please maging fair naman po kayo. Tama po ang baguhin na gawin ninyo na maging ka-proud-proud naman ang Supreme Court sa ating bansa. Pag gumanda ang imahe, para gumanda ang imahe ng bansa, unang-una na ang mga justices ang magkikredit ng maganda. Totoo yan, Sonia Candaba. Ha? Kaya nga ako, hindi ako, maski pa paano, maski sinasabi mga appointee ni Digong yan na walang mangyayari dyan, palagi ko nahirap kong anuhin yan eh. Kasi nga ako, hindi naman mo basta-basta mga, ang dokumento, gaya sinabi ni Attorney Chudorte, yung dokumento ang magdaan dyan. Kung talagang sinunod ng COMELEC yan, ang pagpapasya dyan, talagang hindi yan nakatakbo kasi nga convicted. Oh. Sabi nga ni Commissioner Rowena Gonzo, magkano? Kababubago mo, sabi niya kay Peralino. Sabi ni Baker Street Cupcakes, asa pa tayo sa Supreme Court, pareho din yan, COMELEC, lusot pa rin si BBM. Huwag naman sana. Iba yung COMELEC, ha, mga boss. Iba ho yung COMELEC, iba ho yung Korte Suprema. Ha? Magkaiba po yan. Kung ang COMELEC eh nababayaran, ewan ko lang Korte Suprema. Sana hindi naman ano, mga justice. Sana magkaroon kayo ng ano, maliwanag ho kasi. Talagang convicted eh. O, yun nga hong ex-convict. Convicted. Nagdusa. Naging ex-convict. O, kagaya ng Robin Padilla. Hindi siya pwedeng tumakbo kung hindi siya mabibigyan ng presidential pardon.
Eh si BBM ho, wala hong ano, hindi nga ho, hindi pa nga nagbayad ng penalty. Sabi nga ni Commissioner Rowena Gonzon, ay pinakikita eh, yung lease contract na ano. Oh, diba? Oh, yun lang ho yun. Kaya maliwanag ho yan na kansilado ho yung certificate of candidacy niyan. Oo. Sabi ni Norma Panoy, God bless ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas. Heal us, Lord, from what is happening to our country, the Philippines. Perla Policarpio, shout out. Sabi ni Selvino Juan, malabong magbigay ng tamang desisyon itong Supreme Court. Bayaran din itong, titiwala pa kayo sa Supreme Court, ewan, sabi niya. Eh, Selvino, magtiwala pa rin tayo. Oo, na hindi naman lahat siguro yan, mga walang konsensya, kagaya nung Comelec. Liwanag ko kasi. Maski sino magsabi, di ba? Na talagang kung hindi disqualify, kansilado ang certificate of candidacy niyan, yung BBM. Oh, pero binasura lahat ng Comelec. Unanimous daw. Unanimous, sabi ni Victor Rodriguez, unanimously. Anong di maging unanimously? Hindi nyo, ayaw nyo bilangin yung kay Commissioner Rowena Gonzon. Ngayon, pinagmamatigas niya, unanimous. Niloloko na ito yung sarili niya. Totoo lang. Di mo ba alam nangyayari? Para magsalita ka unanimous. Kaya naging unanimous, inano nyo nga, di ba? Hinintay nyo mag-retire si Commissioner Rowena Gonzon at saka nyo kaya kayo nag-desisyon. Kaya naging unanimous. Daniel Manalili, God, maghari nawa kayo. Manaig na po sana ang katotohanan. Isa puso nawa kayo ng mga taga-Supreme Court. Magkaroon sila ng malinis na puso at desisyon. Huwag silang matakot sa katotohanan. Mabuhay. More power to you, boss. I'm your new follower dito sa Qatar. Sa taga-Qatar pala siya. Perla Policarpio, shout out. Meron pa rin mga tangang nakakapasok. Hindi ko na binabasa. Sabi ni Elesita Racho, ang mga bagong subscriber to, pindutin nyo yung ano, subscribe button po, bago kayo, no? Sabi ni Elesita Racho, only in the Philippines, law applied only to the poor. That's why the Philippines is the laughing stock of the world. Lahat na lang nabibili, sabi niya. Totoo yan. Reolito Sanchez, ang laki ng nagagastos ni BBM, paanda rin na naman ang pera niyan, sabi niya. Alpha Mega, shout out. Pag mahihirap, hindi nagbabayad ng tax, kulong. Pag mahihirap daw ang hindi nagbayad ng tax, kulong. Eto, kulong, eto naman, hindi nga nagbayad ng tax eh. Landslide pa, presidente. Ano ba naman? Susmaryose pa. What's happening in the world? Sabi nung partner ni ano, Superman, si Lois Lane. Ha? Mahilig din doon ako dyan eh. Ha? Mga Marvel. Diday Pascua, shout out. Sabi ni Alpha Mega, planado ang ginawa ng Comelec at ni Marcos Jr. It's so obvious. Bakit after election nagdesisyon ang Comelec about the disqualification ni Marcos Jr.? They want to use the people at ang panalo nila sa election against the kaso niya. Tama. Oh, hindi naman po pwede yun. Kaso ay kaso. Sabi ni Diday Pascua, dapat malagutan na ng hininga, may gawa ng lahat ng kawalang hiya ang election return na yan. Galit siya kay Duterte. Diday Pascua naman, si Duterte may go signal niyan para
kwartahan niya si Imelda. Ganun ba yun? Angela J, shout out. Sabi ni Anita D. Cruz, Anita Cruz, di ba tulad din ng nangyari kay Senator Grace po, she was running for president but meron nag-issue na hindi siya Filipino citizen daw. So nagdaan pa yata sa Supreme Court ayon, pwede siyang mag-run 2016. Oh, eh ngayon, di pa dumadaan sa Supreme Court, landslide pa eh. Ayaw pang ipatigil yung canvassing ng boto niya. Eh, dapat talagang matigil eh. Kasi nga, dapat muna, bago siya maiproklama, meron munang desisyon ng Korte Suprema. Hindi pwedeng mauna yung, ano ba? Hindi pa na, eh para ano pa yung Korte Suprema? Oh, di ba? Kaya nga may Supreme Court eh. Kaya nga Supreme eh. Oh. Di ba? In the sense na kaya nagkagani-ganito to sa kabibitin ng COMELEC sa tagal nilang magdesisyon. Kaya matagal bago nakarating ng Supreme Court. O ngayon, sasabihin ninyo, respect the will of the people. Kayo talaga. Niloloko niyo sarili niyo, sa totoo lang. Sabi ni Diday Pascua pa rin, dami ha. Pag nagtagumpay sila sa election result na ito, tiyak sunod, ganun uli ang gagawin ni Duterte Sara, sabi niya. Eh, hindi malayo. Ha? Sabi ni Bani Manalo, mga bagong subscriber po ito. Magaganda ang mga comment nila, talagang ano sila, tag dito, yung concern sila sa nangyayari. Kung sabi ni Bani Manalo, ang hirap ng umasa sa ngayon, namamayagpag ang mga kampo ng kadiliman sa bansa natin. Naniniwala ako sa iyo dyan. Sabi ni Roy Makapinlak, shout out Roy Makapinlak, si Attorney Tudor T, naging Supreme Court spokesperson for a long time at Supreme Court Clerk of Court Administrator pa. Talagang matindi si ano, si Attorney Tudor T. Oh. Yan na mabigat nga ho yan eh. Tapos yan ho ba ang tatablahin ng mga kagalang-galang ng kataas-taasang hukuman? Mga tao na palalabasin nila mga bugo kayo. Tama ang COMELEC kayo, mga bobo kayo. Ganun. Ganun ho yun. Yun ho lalabas niyan. Parang sinabi mo na itong mga nagsasabing hindi siya dapat makatakbo, eh mga bobo. Di ho ba? Hindi ho mga basta-basta abogado po yan. Eh. Mga bar-top natcher yung mga yan. Eh. Commissioner ni Rowena Gonson, galing pa yata sa ibang bansa. Mga law professor po yan eh. At mga dating kasamahan, dating mga justices din po. No? Kaya mabigat po yan. Ako umaasa ako na yung dignidad ng mga taong ito sa Korte Suprema ay mananaig. Kesa sa sabihin nila, kung ini-appoint sila, isusunod-sunod na lang sila doon sa nag-appoint sa kanila. Oo. Para silang aso kung ano isa. Psst! Taul! Psst! Opo! Ganun ba yun? Ewan ko. Ganun yun eh. Ang liwaliwanag kasi na itong kaso na ito eh. Hindi talaga dapat ito nakatakbo. Kasi nga yun, have you ever been convicted of any crime? Ilagay niyan, no? Di parang ina, paulit-ulit na lang tayo. Ay, nako. Sabi ni L. L lang kasi, lilis. Sana maging makatarungan ng Supreme Court, pero ilang beses na ba tayong nangarap at nasawi? Mga batas
na magpuprotekta sa bayan, binabaluktot para pansariling interes lamang. Totoo yan. Hirap mang tanggapin eh. Totoo po kasi yan. Si Ashley Ann, bago rin to, si Ashley Ann. Shout out, Ashley Ann. Alam mo, sir, sa palagay ko, nabayaran ito talaga, Comelec. Hindi, tama yung palagay mo, Ashley. Bakit binasura nila ang mga kaso ni BBM? Tama ka dyan, tama ka dyan. Ito, bago rin to. Ang haba. Si Cesar Pong. Shout out, Cesar Pong. Nothing you can do and don't hope that a miracle will happen. They will have an army of lawyers and supporters that you will face. The Comelec come elect me is a fault here. They should define clearly the qualification of candidate. The irony here is that someone committed plunder, etc. They can still file for COC campaign and won. What a crap, sabi ni Cesar Pong. Rod Quinto, shout out. Sir Rox, dapat talaga tanggalin na ang mga nakaupo sa mga sa Comelec. Commissioner, wala na silang credibility. Baguhin ang official ng Comelec down to the bottom. Kung nandyan pa next election, ganun pa rin ang gagawin ng mga commissioner na yan, sabi ni Rod Quinto. Tama ka. Sabi nga ni ano eh, ni Commissioner Rowena Gonson eh, anong credibility ba meron yan? Sabi niya, di ba? Ako, kaya ako gusto mabilang ang aking boto. So kung magbumaba ng as a commissioner ng Comelec, nang malinis ang konsensya ko, sabi niya. Yun sabi ni commissioner, di ba? Marites Francisco, shout out. Guramosa Saraboska, shout out. Benito Roldan, shout out. Bakit sila puro respeto sinasabi? Eh yung bumoto kay Bibi Leni, bakit hindi nila nirespeto? Ninakawang pa nga ng mga boto yung supporters ni Bibi Leni. Yung boto namin ay isang sagrado. Tapos binalahura lang ng mga walang kakwenta-kwentang tao. Tapos gusto nyo, respetohin namin kayo. Ano kayo, siniswerte? Sabi ni Benito Roldan. Carolina Diaz, shout out. Ay! Nakapag-vlog na naman po tayo at nakapagsama-sama na naman tayo, mga boss. Paulit-ulit, magdasal po tayo ng taimtim para sa mga maestrado ng Korte Suprema na mga ibabaw sa kanila ang 1,000,000 mahigit na Pilipino na hawak nila sa kanilang mga palad. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Good night. Sana, no, mga boss, sana manaig pa din ang batas. Lord, help us.